Hello everyone and welcome to Beginning Search. Ang panalangin ko po na kayo ay nasa maayos na kalagayan at tunay nga pong pinagpapala ng ating Diyos. Amen. So as we begin this service, let me just read to you Psalm 100 verses 1 to 3. Ang sabi po doon, "All the earth, sing to the Lord. Be happy as you serve the Lord. Come before Him with happy songs. Know that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people, the sheep He takes care of." Alam nyo, meron talaga tayong dahilan upang maging masaya, upang magpasalamat. Dahil ang sabi nga po doon sa binasa natin that our God made us and we belong to Him. Amen. Sino nga naman ang hindi matutuwa na malaman that we belong to our God? Hallelujah. And so right now, let me just encourage you to prepare your hearts and your minds to worship the Lord. And of course, ihanda rin po natin ang ating sarili to receive the Word of God. Good morning, church. Today, we just invite you to sing with us. Wherever you are, maybe you're in your house, in your room, or maybe you're overseas, please join us as we worship the Lord today. So, let's go. You respond to us, Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come. Christ is revealed. Oh, chains be broken,
opened. Christ is revealed. Together now we sing. Chains be broken and lives be healed. Oh, and eyes be open. Christ is revealed. Chains be broken. Oh, chains be broken. Lives be healed. Oh, eyes be open. Christ is revealed. Together we sing. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. Oh, you come, let your glory fall as you is revealed. Christ is revealed. Oh, Christ is amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretched like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love, amazing grace. Has promised good to me,
hope secures. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Set free, my God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy brings unending love. Oh, amazing grace! My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy grants unending love, amazing grace, unending love. Amazing grace, unending love, amazing grace. Good morning, Beginning Church family. Welcome to our Sunday service. Bago ko ibahagi ang mensahe sa umagang ito, nais ko lamang magbigay ng paunang invitation sa mga darating na linggo as we enter December, the Advent or the coming of Jesus, the birth of Jesus. Ang mga pastor po ninyo ay gagawa ng preaching series called The Colors of Christmas. At sa mga susunod na linggo, iisa-isahin nating hihimayin ang iba't ibang bahagi ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So don't miss that. Beginning next Sunday, The Colors of Christmas. Sa umagang ito, ito ang huling mensahe sa ating Stewardship Month. Ito po yung stewardship of our time, our talents, and our treasures. Noong nakaraang linggo, pinangunahan na ni Pastor Dennis Hepner, ang ating founding pastor, ang patungkol sa pangangaral tungkol sa tithing, which symbolizes our acknowledgement that God is the owner of everything we have. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. And we are mere stewards or managers. Sa umaga ito, itutuloy ko yung bahagi ng mensahe na yan sa pamagat na prioritize God, the stewardship of money. At base po ito sa isang kwento
sa Gospel according to Mark. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin. Basbasan mo kami ng iyong kapangyarihan at karunungan upang aming marinig, maintindihan, mapaniwalaan at maipamuhay ang iyong mga banal na salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Stewardship. Stewardship teaches us that we do not own our life nor our resources. Hindi tayo ang may-ari, kundi God owns everything. And we merely are His stewards. He entrusts these resources to us. He entrusts our life to us upang atin itong gamitin for His purpose and for His glory. In the Gospel of Mark chapter 10, makikita natin ang kwento tungkol sa isang rich young ruler at kung paanong yung interaction niya with Jesus ay magbibigay sa atin ng napakahalagang mga prinsipyo patungkol sa paksa na ito to prioritize God. Mark chapter 10, beginning in verse 17. As Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus said. "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and your mother." "Teacher," he declared, "all these I have kept since I was a boy." Wow, sabi nitong rich young ruler, "Bata pa ako, Panginoong Jesus. Eh, sinusunod ko na yung mga utos na yan. And I've kept them," sabi niya. Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said. "Go, sell everything you have and give it to the poor. And you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. At naiintindihan mo naman yun, mga kaibigan. It is legitimate yung reaction nitong mama na ito. Bakit? He had great wealth, ang dami niyang kayamanan at sinasabi ni Jesus sa kanya, "Sell everything and give it to the poor." Lahat ng pag-aari mo, ibenta mo, ipamigay mo lahat, tapos sumunod ka sa akin. No wonder this man who was quite wealthy ay nadismaya. Siguro naisip-isip niya, grabe naman yung requirement ni Jesus, at umalis na siya. Ibig sabihin, he did not follow Jesus. And in verse 23, sabi nga nun, Jesus looked around and said to His disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at His words. But Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." And then the disciples were even more amazed. They said to each other, "Who then can be saved?" Abay, kung yung mayayaman ay mahihirapan, sino na maliligtas? Paano na tayo? Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God." And then Peter spoke up, "We've left everything to follow you." And then Jesus replied, "Truly I tell you, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and for the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first shall be last, and the last first." Napaka-interesting na kwento itong ating nabasa sa umagang ito. It's a familiar story kung ikaw ay matagal na nagbabasa ng Biblia. The story of the rich young ruler. At base sa kwento na ito and many other verses na aking pong ibabahagi, there are 3 important principles I want us to learn today. At kung ito'y matututunan natin at isa sa puso natin at pinakamalaga, ipapamuhay natin. This will radically change your life. The first principle, prioritize God over your money.
Because God can give you money, but money cannot give you God. At kung medyo tunog kantayan, parang kantayan ng Beatles, money can't buy me love. Okay? Pero dito, money cannot give you God. Prioritize God over your money, because God can give you money, but money cannot give you God. So, china-challenge ni Jesus itong rich young ruler to do something so radical, kakaiba talaga. He left him no wiggle room. Deal or no deal? All in or out? And unfortunately, ang sagot ng rich young ruler, no deal. Umalis siyang malungkot. Ayaw niyang ipamahagi ang kanyang kayamanan sapagkat napakarami ng kanyang wealth. He had great wealth. Naisip ko ito. If Jesus just asked him to tithe, oh, ito na lang ang kulang mo. Magbigay ka ng 10%. Ay, sige Lord, gagawin ko. Doblehin natin. Double tithe, 20%. Sige Lord, gagawin ko pa rin. China-challenge kita. Halimbawa, sinabi ni Jesus, 50%, half. By the way, alam niyo si Zacchaeus, si sabing ganun, Panginoon, yung kalahati ibibigay ko. At tinanggap ni Jesus. Okay? Nagkusang loob si Zacchaeus na ibalik daw 50% of his wealth. Tinanggap ni Jesus. So, iniisip ko, paano kaya kung ang sinabi lang ni Jesus dito sa rich young ruler? Okay, ganito na lang. Yung kalahati, ipamigay mo. Yung kalahati, sa'yo pa rin. But because he had such great wealth, that seemed like a good deal, di ba? 50-50. Lord, sa'yo yung 50, sa akin yung 50. Okay, parang ganito yan eh. May narinig akong kwento. Meron daw isang mama na china-challenge na ng giving. Sabi niya ganito, Panginoon, eto ang aking salapi. Iitsa ko sa langit. Yung mahuhulog sa akin, yung mananatili sa hangin sa iyo. Okay. So initya niyang ganun eh. Siyempre, gravity, lumagpak lahat. Lord, thank you. Binigay mo sa akin lahat. Hindi ganun. So siguro kung 50-50, baka pumayag pa siya. Pero hindi. May nakita si Jesus sa kanya na yung salapi niya, yung kayamanan niya, ang siyang nagahari sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya, sabi ni Jesus sa kanya, give everything you have. Sell it. Sell it everything you have. Give it to the poor. And then come follow me. In another passage in Matthew 6:33, familiar passage, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. You prioritize the rulership of God and the character of God in your life. Pag inuna mo yun, mga kaibigan, everything else you need in life, God will take care of it. In fact, in another passage, sabi ni Pablo kay Timothy, the love of money is the root of all kinds of evil. At malamang, nakita ni Jesus through the outside appearance of this rich young ruler. Napakaganda ng damit. Napakaganda. Siguro ang dami niyang bling-bling, mga alahas. Napaka, you know, garbo ang kanyang pananamit. Pero beyond that, nakita ni Jesus, yung puso niya mas balot. Nababalot ng kasakiman, nababalot ng greed, nababalot ng love of money. Kaya chinalenge siya ni Jesus. Ibigay mo lahat. Because the love of money is the root of all kinds of evil. Eh pag binigay lahat, paano na lang? Paano na ako? Yung palagi ang tanong natin, ano, Lord, pag nagbigay ako, paano na ako? If I give my tithe, paano na ako? If I give pa extra offering, paano na ako? If I support yung missions, if I support a building project, if I support church planting, kapag sinabi mo sa akin, tulungan ko yung isang nangangailangan kapatiran, paano na ako? Paano na ako? At ito ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Nangangako ang Diyos, Kanyang gagampanan at pupunan lahat ng pangangailangan mo ayon sa kayamanan niya kay Kristo, hindi ayon sa kayamanan mo. God shall supply your needs. In fact, one of our life verses coming po ni Sister Barbara is found in Psalm chapter 37, verse 25. Ganito ang sabi si Haring David. I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Wow! Bata ako noon, matanda na ako ngayon, pero ni minsan, sabi ni David, hindi ko pa nakita ang mga matuwid, ang mga anak ng Diyos, ay nangangailangan manlimos. We don't have to beg, my friends. God will provide for you. In fact, Proverbs chapter 3, 9 and 10, ganito ang pangako. Honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. In another translation, with the first fruit, yung unang bahagi, yung the best part of it,
Yun ang ibigay mo sa Panginoon. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Of course, agricultural yung kanilang context noon. Pero ngayon, pwede nating sabihin na pupunan ng Diyos ang inyong bank account. Kapag inuna mo ang Diyos, honor the Lord with your wealth, with your first fruit, the best part, pupunan ng Diyos ang iyong bank account. So that not only your needs, but even the desires of your heart shall be met. Amen? Prioritize God over your money because God can give you money, but money cannot give you God. Here's the second principle. Prioritize God over your ambition. Because God can grant your desires, but blind ambition can lead you astray. Prioritize God over your ambition. Unahin mo, lahat ng tao po may ambition sa buhay. Lahat ng tao may pangarap na yumaman, pangarap na mas gumanda ang buhay, pangarap umasenso, pangarap mas magandang trabaho, pangarap lumago yung business, pangarap makabili ng mas magandang bahay o bagong bahay, pangarap makabili ng mas magandang sasakyan, lahat yun. Those are ambitions in life and those are okay ambitions, good ambitions. Okay? Pero meron kasi pong widespread belief nung panahon na yun. Kaya nagulat yung mga apostol eh. Meron kasing paniniwala nung panahon na yun na actually in some ways hanggang ngayon meron pa rin mga tao naniniwala ganyan. Wealth not only gives you daw a good life here, but wealth can even assure you of heaven. May paniniwala nung kapag mayaman ka, hindi lang maganda ang buhay mo dito sa lupa, mabibili mo pa ang iyong matitirhan sa langit. Ganun. The Pharisees gave that impression because they befriended the rich. Kung mayaman ka, kakaibiganin ka ng mga Pharisees. Pero nire-reject nila yung mga poor. Kaya yung mga yayaman, ang pakiramdam nila, wow, malapit tayo sa langit kasi malapit tayo sa mga pari eh. Yung mahihirap, ang feeling nila, malayo tayo sa langit kasi malayo tayo sa mga pari. So nagkaroon ng paniniwala, hindi po ito makadiyos tong paniniwalang ito ha, hindi po ito biblical. Ito'y maling paniniwala ng tao na ang pera, pwede mong magamit hindi lang pampaganda ng buhay dito, kundi merong ka pang assurance, mabibili mo ang langit. Mabibili mo ang kaligtasan. Makakabili ka ng mansyon sa langit. So naturally, yung mga mahihirap, gusto nilang yumaman. Bakit naman hindi? Ay, hindi lang dahil sa mas gaganda ang buhay nila rito, alam nila na yung buhay dito maikli lang. Pero may eternity yung naghihintay sa kanila. So kung mayaman ka, maganda ang buhay mo dito, at magkakaroon ka pa ng siguradong bahay sa langit, aba, gusto ko na rin yumaman. Nagkaroon ng ganong pagnanasa na yumaman, hindi lamang para dito sa lupa, kundi para sa langit na din. So nung sinabi ni Jesus, alam nyo, napakahirap pumasok ng kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Ha! Mas madali pa makapasok ang isang camel. Alam nyo ba yung camel? Yung napakalaking hayop, nasakyan ko po yun nung kami ay nasa Jordan, nung kami nagkaroon ng trip to Israel, mga halos 10 taon na ang nakararaan. Yung camel, napakalaking hayop yun. So, sabi ni Jesus, mas madali pa raw ang camel makapasok sa eye of the needle. Alam nyo yung karayom, yung maliit na butas na yun na pinaglalagyan mo ng sinulid? Sabi nga nun, mas madali pa daw makapasok ang camel doon sa eye of the needle kaysa sa ang mayaman makapasok sa langit. Kaya nagulat yung mga disciples kasi pati sila naniniwala na ang pera hindi lang para dito sa lupa, kundi para din sa langit. So sabi nila, aba teka, kung hindi mabibili ng pera ang langit, ano nang chance nating mahihirap kung yung mayaman mahihirap ang pamakapasok sa kaharian ng Diyos? Paano na tayong nising ko, wala? E di wala na tayong pag-asa. That's it. No more. If the rich can hardly enter the kingdom of God and it's so difficult, how about the poor? Wala na. Wala na tayong pambayad. Kung yung mayaman, hindi sapat yung pambayad, paano na tayo? Pero ito kasi, nire-reject kasi ni Jesus yung maling turo na yun, yung maling paniniwala na yun, nire-reject niya. At ang sinasabi ni Jesus, money cannot get you in and cannot keep you out of heaven. It's not money. It is your heart. It's always the matter of the heart. From beginning to the end, Genesis to Revelation, malinaw na malinaw ang katuruan ng Diyos. Ang tinitingnan palagi ng Diyos
ay ang iyong puso. 1 Samuel chapter 16 verse 7, God does not look at what man looks at. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Kaibigan, kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso mo? Kaya nga palagi nating sinasabi, sa pagbibigay ng kaloob sa Diyos, hindi yung halaga ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung puso. Kasi may mga taong malaking magbigay, pero baluktot yung puso. Meron naman mga tao, maliit lang ang kayang ibigay, pero napakabanal ng puso. It is the heart that God looks at, not what is being offered, but the condition of the heart as you're offering it. In the Old Testament din, si Abel and Cain, napakalinaw ng katuruan doon, that God rejected Cain and his offering. Hindi lang yung kaloob ni Cain ang nireject ng Diyos. God rejected Cain, the person, at yung dala niyang offering. But he accepted Abel, the person, and his offering. Ang tinitingnan palagi ng Diyos ay ang puso. Later on, sabi ni Jesus, ang hinahanap ng Diyos na tagasamba, that's the worshipers that God seeks, are those who worship Him in spirit and in truth. Pero pansinin ninyo, these are the kind of worshiper that the Father seeks. Sino ang hinahanap ng Diyos? Yung tao na sumasamba. Hindi yung pagsamba mo lang. Ikaw na tao. Yung kondisyon ng puso mo habang ikaw ay sumasamba. Pero paano na yung Panginoon? Kung susundin ko itong panuntunan na to, meron din naman ako mga ambisyon sa buhay. Meron din naman ako mga nais mangyari sa aking buhay. Meron din ako mga nais marating. May mga lugar na nais ko mapuntahan. May mga bagay na nais ako magawa. Paano na yun? Ah, hallelujah, kapatid. Ito ang pangako ng Diyos. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Prioritize the things of God over your own pleasures. And God will take care to give you even your heart's desires. Napatunayan na po namin yan, mga kapatid, over the course of our life. Sister Barbara and I have proven that verse to be true. When you delight in the Lord, kapag ikaw ay nagagalak sa Panginoon, nagagalak kang maglingkod sa Kanya, nagagalak kang kilalanin Siya, nagagalak kang manalangin, nagagalak kang sumamba, nagagalak kang magbigay, nagagalak kang maglingkod, nagagalak kang mag-evangelize, nagagalak kang mag-disciple, nagagalak ka sa Panginoon, delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. 1 Timothy chapter 6 verse 10, mayroong warning. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yung salitang eager, it's a craving. It's a stretching after. Para bang, gusto kong maabot yan. Akin yan, akin yan. It's an uncontrolled, unbridled, ungodly desiring for money. And the power that it brings. The parang the craving, the satisfaction. Yes! Nasa akin na. Mayaman na ako. May kapangyarihan ako. Sabi ni Pablo kay Timothy, warningan mo nga yung ibang kapatiran dyan. Kasi marami sa kanilang maling pagnanasa sa kayamanan, naligaw sila ng landas, kinalimutan na nilang pananampalataya, tinalikuran na nila ang Diyos. At they pierced themselves pa with many griefs. Ibig sabihin, nagdala sila ng sarili nilang problema sa buhay. Nagdala sila ng misfortune. They invited misfortune to their life sapagkat mali ang kanilang pamumuhay. Mark chapter 8 verse 36, sabi ni Jesus, what shall it profit a man if he gains the whole world yet loses his soul? Diba? O so nakamtan mo. Ikaw na yung naging pinakamataas doon. Ikaw na yung naging pinakamayaman. Ikaw na yung nakamit yung the top prize. At what cost? Your own soul? Tinalikuran mo ang Diyos? Kinalimutan mo na ang pananampalataya mo sa Kanya? Para lang makamit yun? You sold your soul to the devil? It's not worth it, my friends. Not worth it. Prioritize God over your ambitions. Because God can grant your desires. But blind ambition can lead you astray. At ang pangatlo, prioritize God over your agenda. Because when you take care of God's kingdom agenda, He will take care of yours. At the end of this episode, Peter spoke up. Lord, we've left everything to follow You. Iniwan na namin lahat. Yung aming business, yung aming career, inuna ka namin. Paano naman kami? Jesus acknowledges this and honors His disciples' commitment to following Him, even at the expense of their personal well-being. At ang sabi niya ganito, kayong mga sumunod sa akin, at sa pagsunod ninyo sa akin, tinalikuran na ninyo ang ano? Ang inyong buhay,
ang inyong career, ang inyong mga ambisyon, ang inyong mga desire, lahat ng bagay na ninanais nyo sa buhay, tinalikuran nyo yun. Ito ang pangako ko sa inyo. Kapag ginawa nyo yun, you will receive 100 times over. Wow! Ganun pala ang Panginoon. Yung bagay na sinasabi niya sa iyong isurrender mo, na ayaw mo isurrender nung umpisa, no? Dahil sabi mo, Lord, ito na lang nga. Kukunin mo pa. Pero pag sinurrender mo, ibabalik din pala sa iyo ng Diyos in even greater measure. Wow! Praise God! In the end, you do not lose. You win. Kapag pin-prioritize mo ang Panginoon. When you prioritize His kingdom agenda and purpose, pag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kapatid, at sinunod mo yun, at sinabi mo, Lord, minsan di ko naintindihan kung bakit gusto mong ito ang gawin ko, gusto mong i-give up ko to, gusto mong ito ang perso ko, pero susunod ako sa iyo. Because you said so. Because you say so. Because you spoke to me. Because you're calling me, I'll follow you. At sa pagsunod na yun, mga kapatid, this I can assure you, pangako ni Jesus, you will receive even 100 times over in this life and in the life to come. Surrender your family. Ha? Huh? Surrender my family? Paano na lang yun? Eh, hindi pa nga sila ligtas. Yes, surrender them to the Lord. Si Lord naman na magliligtas sa kanila, hindi ikaw eh. Surrender your marriage. Ah, ano ibig sabihin nun? Hiwalayan ko? Hindi. Ang ibig sabihin, ikatiwala mo sa Diyos, Lord, please take care of my marriage. Mga anak mo, ikaloob mo sa Diyos. Lord, paano na lang? How do I feed them? How do I send them to school? Hindi. You surrender them to the Lord, God will take care of them. God will take care of them. Magugulat ka na lang. May pambayad ka sa tuition. May pambayad ka sa bahay. May pambayad ka sa pang-araw, ano na pangailangan. Because you prioritize God. Psalm 35:27, again, one of our life verses as a couple kami ni Sister Barbara. The Lord be exalted, who delights in the well-being of His servant. When you prioritize God's purpose over serving your own agenda, God will make sure to take care of you. Hindi lang yung mga pangangailangan, pati yung mga bagay na magpapabuti sa buhay mo. Wow! Alam mo kaibigan, hindi naman natin kailangan ng ganong karaming damit, ganong karaming sapatos, ganong kagandang bahay. Na hindi naman natin kailangan ng ganong karaming pagkain. Pero dahil inuna mo ang Diyos at yung purpose at agenda niya, magugulat ka na lang, ibe-bless ka ni Lord. Na mga bagay-bagay na, wow, Lord, hindi ko na ito kailangan, pero thank you, ha? Thank you. Blessings overflowing. Di ba nga, give and it shall be given to you a good measure. Press down, shake it together, and running over. Hebrews 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Mga kaibigan, alam ng Diyos yung paglilingkod mo sa Kanya. Nakikita niya. Nire-record niya lahat. Every cup of cold water you give to somebody who is thirsty. Every love gift you have given to a missionary or someone who is planting a church. Every tithe you have given. Every offering you have given. Every kindness and help you've given to others. Nire-record po ng Diyos. At sa takdang panahon, you will reap a harvest from that. So, prioritize God over your money. Over the years, God has challenged me and my wife Barbara in the area of giving. And we've been able to prove this much, mga kaibigan. You can never outgive God. Hallelujah. You can never outgive God. Prioritize God over your ambition. Again, over the years, God has challenged me to surrender to Him my ambitions. Mga pangarap sa buhay, Lord, ito na. Ikaw na Panginoon. There were many opportunities that came our way na manatili sa Amerika, doon na lang mag-ministry, maging citizen pa doon. Doon na kami. 20 years ago, there was that open door. And then 10 years later, may open door na naman. And every time na lang, kung kailan parang gusto namin gawin, palagi na lang ang Diyos nire-redirect ang aming buhay. Pabalik dito, maglingkod dito. Kaya kami na dito ngayon sa Beginnings Church. Kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa aming personal ambition. And prioritize God over your agenda. God has a kingdom agenda bigger in size, wider in scope, grander in purpose. And again, over the years, God has challenged us to think beyond our own lives and seek always the kingdom of God. Ngayon, ang tanong, kaya ba natin yung gawin? Pastor, parang hirap ha. To prioritize God over our own personal lives and agenda and ambition and money.
makukonquer ba natin yun? Kaya ba natin yun? At kaya nga sinabi ni Jesus sa huli, with man, this is impossible. In your own strength, your own effort, your own power, hindi mo kaya, kaibigan. Always kang ma-overcome ng desire na unahin mo ang iyong sarili, unahin mo ang iyong ambisyon, unahin mo ang iyong agenda. Palaging ganun. Because we are all selfish and self-centered in the core of our being, apart from Jesus Christ. But, sabi ni Jesus ganito, with man it is impossible, but with God, all things are possible. Amen? Ibig sabihin, God will give you the strength to overcome your personal desire for money, ambition, and agenda if you will prioritize God. Praise God. Mga kapatid, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. At sa panahon na ito ngayon, we come to the part of our worship service where we will receive your tithes and your offerings. Makikita po ninyo maya-maya ang iba't ibang paraan kung paano po kayo maaari magbigay ng iyong kaloob or ikapo. Pwede in the church itself, pwede online, you know, in many different ways. Kung sa paano mang paraan, kaibigan, from last week's message ni Pastor Dennis Heppner to this message today, I pray na magkaroon kayo ng conviction. Hindi po ito dahil sinasabi lang ng iba, kundi it will build a conviction in your heart. Yes, I will prioritize God. I will prioritize God because God is the owner of everything. I am a steward. I'm the manager. I manage these resources according to God's purpose and for His glory. And when I prioritize God over my money, over my ambition, over my agenda, God promises to take care of me and my family, to bless me and my family, and always that He will never ever leave me nor forsake me nor abandon me. Your life will be better, my friends, when you prioritize God. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you for this message. I pray through your Holy Spirit, itatalim mo ng malalim na malalim sa puso ng bawat isa. And that we will respond in faith, respond in worship, respond in generosity, respond in obedience to giving. Why? Not because you need our money. You own everything, Lord. The earth is the Lord's and everything in it. You own everything. You don't need our money. We're the ones who need you. But when we give a little bit of our selfishness away. And we become more and more like Jesus, who loved us. Therefore, He gave His life for us. So now, Lord, as an expression of our love and of our faith and of our worship, receive our tithes and offerings to you today that we give with thanksgiving. We prioritize God today. In Jesus' name, amen. Praise God. God bless you, my friends. Hello everyone, as we wrap up our Stewardship Month, we praise God that you were able to join us over the past Sundays as we learn about the stewardship of our time, talents, and treasures for the Lord. All of the videos of the services are available on our social media sites, so don't forget to like, follow, and subscribe on all our social handles. Starting next week, we will have a new series. It is called The Colors of Christmas. So invite your friends and family as we share the amazing story of God's love through Jesus in this wonderful series. Lastly, if you are in the Metro Manila area, we invite you to our in-house worship church service every Sunday at 10 a.m. Don't forget to pre-register and make sure to bring your vaccination card. You have to be fully vaccinated as per IATF requirement. For those who are going, I am so excited to worship the Lord with you. But if you're still joining us online for the services, no problem. We will continue to have both our 8 and 10 a.m. gatherings available online. So God bless and see you next week.